Marahil hindi na alam na po ninyo itong naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pabor siya na i-revise itong K-12 program. So ano po ang reaction po ninyo dito, Sir Basilio? Ela, kami po ay early on ay nanawagan na talaga ng pagrevisa o pag-aaral dito sa naging implementasyon ng K-12 program. At ang aming panawagan dito ay dapat malawakan, makatotohanan at yung sinasabi natin inclusive, no, na pagre-review ng K-12 program upang makikita natin yung lahat ng aspects, no, ng programa at makakagawa tayo ng solusyon na nararapat na ayon at napapanahon. Oo. So sa ano pong aspeto, halimbawa kung kayo po ay since pabor po kayo, ano pong aspeto ng revision ng K-12 ang nais po ninyong bigyan ng atensyon ng ating Department of Education? Ang una-unang nakikita natin dito ay yung curriculum mismo, no? Kailangan makita natin na yung curriculum ay yung talaga nagtuturo sa mga bata at nagbibigay ng mekanismo upang yung mga bata o yung mga mag-aaral ay matuto ng maayos at maabot nila, no, yung kanilang buong potensyal, no? At hindi yung tuturuan lang natin yung mga bata na maglinis ng kubeta or maging source noong sinasabi nga natin na murang paggawa abroad, no? Mas nais natin yung mga bata ay maging professional, maging pwede nga sila maging scientist, no? Yun yung edukasyon na gusto natin, na maabot ng kabataan yung kanilang buong potensyal bilang mamayan o bilang individual. Mm-hmm. Okay. So, nangangahulugan po na hindi po, kumbaga, yung rason, no, na ipinasa itong K-12 system dito sa ating Pilipinas ay para maging competitive tayo sa buong mundo. Pero lumalabas nga na yung mga senior high school graduate ay hindi rin po nakakapasok ng kanilang trabaho. So ibig sabihin nito ay hindi po talaga tumutugma yung kanilang napag-aralan sa eskwelahan sa demand po sa labas. Well, ang tingin kasi namin dapat yung disenyo ng ating basic education. Kapag sinabi po natin basic education, mula yan po ay kinder hanggang high school, ano? Dapat yung disenyo nito ay itulak yung ating mga kabataan na maging professional, no? At hindi doon sa konsepto na kahit high school ka lang pwede magtrabaho ka na, no? Ang tingin namin dapat hindi ganoon, no? Dapat hindi bilang mga source ng murang paggawa lamang yung ambisyon natin o gusto natin gawin para sa ating mga kabataan, kundi maging tunay na skilled, maging tunay na professional sila, no? Na yung talaga sabi natin, yan yung totoong world competitive, no? Na graduates na nakapagtapos ng kolehiyo, no? Dapat itinutulak, no, yung ating mga estudyante na magtapos ng high school at magkolehiyo. Ayan naman yung problema talaga, eh. Kahit saan ka naman tumingin sa buong mundo, ang tinutulak ng mga pamahalaan ay makapagtapos ng kolehiyo ang kanilang mamamayan at hindi lamang hanggang senior high school. Okay. Oo, pero syempre yung expectation nga kasi ng mga mag-aaral at maging na mga magulang noon, kaya nagpabor sila dito sa K-12 na ito, ay pag nakagraduate daw ng senior high school, yung kanilang mga anak ay pwede na silang, kahit hindi na sila magkolehiyo, ay pwede na sila makapasok sa trabaho, which in reality right now ay hindi naman po nangyayari, Sir Basilio. Ah, tama kayo dyan, Darwin, ano? Kaya noong palang ginagawa yung K-12, sinabi na po namin yan na hindi po yan posible, hindi po yan mangyayari, no? Kasi sa mundo po natin ngayon, ang realidad po ay pataasan ng antas ng pag-aaral upang maging competitive ka at hindi yung pababaan, no, nung anong antas ng pag-aaral. Kaya ang disenyo dapat, sabi namin, hindi K-12 ang solusyon, no? Ang solusyon doon ay palakasin yung ating public education pondohan ng maayos upang maging dekalidad ang edukasyon, magtayo ng maraming kolehiyo, maraming mga public universities and colleges sa mga probinsya, sa mga munisipyo, upang yung ating mga high school graduates ay makapag-kolehiyo. At yun yung magbibigay ng trabaho sa kanila. Mm-mm.
Okay, so nangangahulugan po na ito ay kailangan na talagang i-revise o magkaroon na ng revision dito po sa K-12 program. So, kasama po ba kayo dito sa posibleng revision na ito, Sir Basilio? Well, sana, no? Sana ay makasama ang mga guro sa gagawin pag-revisa, no? At sana yung pag-revisa ay hindi ikukulong doon sa pagbabago lamang ng lingwahe na gagamitin sa pagtuturo, no? Hindi yung revision na hinahanap natin. Ang revision na hinahanap natin ay yung curriculum na mas magiging matuto, magiging madaling matuto yung mga bata at magiging tunay silang mga mag-aaral, no? Kami po bilang mga educators, mga guro, ang aming pangarap sa bawat mag-aaral natin ay makapagtapos ng pag-aaral at maabot nila yung mga pangarap nila sa buhay. At sa tingin namin, hindi po yan naabot ng K-12. Oo. Sa inyo pong pagkakaalam, Sir Basilio, kailan po uumpisahan at paano po gagawin yung revision nitong K-12 program or system, curriculum ng ating Department of Education? Sa amin pong pagkakaalam ay tapos na po yung revision ng kinder hanggang grade 10, no? Okay. Yung pong sisimulan na revision na lamang sa ngayon ay yung senior high school. Kaya nga po yung ating panawagan ay ilabas ng departamento yung resulta ng kanilang ginawang pagrevisa ng curriculum mula kinder hanggang grade 10 at na masubject ito, no, sa discussion at mapag-aralan, makapagpaabot din ng sentimento ang iba't ibang stakeholders, no. Makita natin kung yung review ba na ito ay sasapat at tutugon doon sa mga hamon ng buhay. Mm-hmm. Okay. So wala pa kayong kopya, tapos na pala, no, itong revision at ano mangyari dito? Final na po ba ito at kailangan pang dumaan sa iba pang proseso? Ang ating K-12 law ay nagsasabi na dapat ay magkaroon ng joint congressional oversight, no, na siyang mga ngasiwa dito sa pagbabago ng K-12 curriculum. So itong sinasabi nating joint oversight, yan po ay binubuo ng mga kongresista at mga senador, no? Kaya aabangan po natin yung paglalapag ng ulat ng proposal ng Department of Education dito sa Joint Oversight Committee upang makapagpaabot din tayo ng pag-aaral at pagsusuri hinggil dito.